Unang pagbasa ay makikita sa aklat ni Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 17 hanggang 27. Ang lahat ng mabuti at ganap sa kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumilikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niya na tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Pakikinig at pagsasagawa. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Makapagkumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinatnim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ninyo man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya na lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso at relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan sa mundong ito, ang salita ng Diyos.